Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Phantom Card Arc kung paano nanalo si Itagaki sa kanyang matagal na karibal na si Imai. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Father's Back Arc kung saan nakipaglaban ang ating bida sa isang veteranong boksingero. Sa Makunouchi Fishing Boat, tumutulong si Ippo sa kanyang nanay dahil nagpapahinga si Itagaki mula sa huling laban niya sa Kawaii Hospital. Sa ospital, sinabi ni Kumi na okay na si Itagaki at malapit na itong makalabas. Pero pinagbawalan siya nitong gumalaw-galaw pa rin. Nandodoon rin si Imai na tila nagbibigay respeto kay Itagaki dahil tinalo niya ito. Pero sabi ni Imai na huwag maging relax dahil malakas ang West Japan Rookie King. Dahil hindi gusto ni Imai na may dalawang mas malakas sa kanya sa generation nila. Sinabi nitong panoorin ni Itagaki ang mga video ng makakalaban niya at willing itong tumulong para mas tumaas ang tsansa na manalo ni Itagaki. Na-excite si Itagaki na lumaban at mag-training kahit sabi ni Kumi na magpahinga muna. Mabilis na nag-agree si Imai na mag-training na ito. Pero biglang dumating si Nanako at pinakiusapan ng kapatid na huwag munang umalis. Sabi ni Nanako kay Imai na pigilan si Itagaki kaya naman mabilis itong sumunod sa kanyang crush. Dumating rin si Kumi at sinagawan si Itagaki na magpahinga at masaya naman nilang pinakinggan ang mga payo ng dalawang binibini. Kinagabihan sa Kamugawa Boxing Gym, mataas ang energy ng mga tao na nagtitraining habang kumakanta ng Gatsu de Gatsun Gatsunda. Isang kasabihan na natutunan mula kay Shinoda, kaya tinawag ni Takamura na Jim's New Warcry. Matapos nito, pinagtawanan nila Takamura, Aoki at Kimura ang joke ni Yagi noong laban ni Itagaki at Imai. Ngunit hindi nila alam na dumating na pala sila Kamugawa, kaya naman narinig ito ni Yagi. Dahil sa inis nila, pinag-training ang mga mohong ng 10 minutes sa 3 sets sa sandbag. Habang nangyayari iyon, tinawag ni Kamugawa sa Ippo sa kanyang opisina. Mabilis na na-excite ang bida natin dahil akala nito ay na-schedule na ang kanilang laban ni Miyata. Subalit, sinabi nila Kamugawa at Yagi kay Ippo na magkakaroon nito ng JBC Featherweight 7 title defense sa January 25 para sa Champion Carnival. At sunod na sinabi na OPBF title defense ni Miyata ay 2 araw matapos ang title defense ni Ippo. Kaya't kailangang lumaban ni Ippo sa isa pang title defense upang manatiling active sa boxing. At pagkatapos ng mga laban nila, sigurado at nakalineup na ang kanilang laban sa ring. Tuwang-tuwa si Ippo at nagpasalamat sa kanilang suporta. Sa pag-alis ni Ippo, sinabi ni Yagi at Kamugawa na unti-unti nang lumalapit ang mga world ranking points. Sunod nating nakita na full energy si Ippo habang nagpapakawala ng solidong suntok sa sandbag. Kaya naman napatanong ang mga gymmates nito kung bakit excited na excited si Ippo. Pag-alis nila Takamura, Aoki, Ippo at Kimura sa gym, pabirong sinabi ni Takamura na unti-unti na nagkakalapit ang landas ni Ippo at kanyang sweetheart. Habang papunta sa ilog, nagdasal si Ippo para sa darating na laban. Habang nangyayari yun, sa Kawahara Gym, nagtitraining si Miyata. Nangako siyang hindi na niya ibibreak ang promise niya for the second time. Nang makalabas si Itagaki sa ospital, nandun din si Imai para samahan siya. Dumating si Ippo gamit ang truck para ihatid si Itagaki papuntang gym at inalok ni Imai si Nanako na samahan siyang maglakad pa uwi. Sinabi ni Kumi na mas maganda kung si Nanako ang kasama ni Imai dahil bagay sila. Pero sinabi ni Nanako na akala nito ay hindi siya kakausapin ni Imai matapos matalo sa kanyang kuya. Naalala ni Imai kung gaano kalakas si Itagaki at kung paano ito pinatunayan ng professional na siya. Kaya't lumakad palayo si Imai at nangako na balang araw ay tatalunin niya si Itagaki. Sinabi ni Kumi kay Nanako na ayaw ng mga lalaki aminin na natalo sila. Naalala rin ni Kumi na may papalapit na laban ang kapatid niya at napaisip na hindi nga gaano nakakapagpahinga ang mga boksingero. Dahan-dahan na nagdadrive si Ippo dahil kinakabahan. Kaya naman nagkaroon ng matinding traffic sa likod nito. Dahil napansin nito nila Kimura, tinulungan ni Aoki si Ippo kung saan nito ihinto. Pumasok si Itagaki sa gym ng sobrang energetic at gustong makita ang videos ng laban ni Hoshi para mapag-aralan. Nagulat siya nung nalaman niyang hindi siya lalaban sa All Japan Rookie King Tournament dahil sa injury niya sa kanyang left hand at Achilles tendon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ippo kay Itagaki ang nangyari na magkita silang dalawa ni Hoshi. Matapos yon, nabanggit ni Ippo na siya ay nag-aalala kung sino ang magmamayari ng JVC featherweight belt pagkatapos i-relinquish ito. Kaya pinagkatiwala ni Ippo kay Itagaki ang maiwanan niyang trono at ibinigay nito ang tinatawag na baton pass. Pangako ni Itagaki kay Ippo na itutuloy niya ang laban hanggang mailagay niya ang JVC featherweight belt sa gym kapag iniwan na ito ni Ippo. Sa Monthly Boxing Fan, sinabi ni Puji ang kanyang pagkadismaya sa balita na hindi matutuloy ang All Japan Rookie King dahil sa injuries ni Itagaki. Kaya't kailangan nila maghintay at tumasa sa mga big news para sa susunod na taon.
Tinanong ng kanyang assistant kung tinutukoy ba niya si Takamura. Pero sinabi ni Fuji na dapat nilang abangan ang champion carnival dahil malamang na isusuko na nila Ippo at Mashiba ang kanilang mga belt sa kadahilan ng wala na itong mahanap na worthy opponent sa Japan. Ipinaliwanag ni Fuji na habang wala pang makalaban si Mashiba, si Ippo ay mayroong JPC title defense laban sa veteranong boksingero na si Keiichi Take mula sa Fukuoka, Kyushu na naging rank 1 recently. Sa Samaichi Gym, nalaman ni Take mula sa kanyang coach ang rumors na baka iwanan ni Ippo ang kanyang belt pagkatapos ng next title defense. Habang galit ang kanyang coach at naiinsulto sa balitang ito, iniisip ni Take na maganda para sa mga kabataan na maghanap ng mas malakas na kalaban. Dumating ang kanyang anak na si Hide para sabihin kay Take na handa na ang dinner. Nirequest ng coach ni Take kay Hide na sabihin dito na gusto niyang makuha ang JBC featherweight belt ni Ippo. Subalit tumanggi si Hide dahil alam niyang malakas si Ippo at napapanood niya ang mga video ng mga laban nito tuwing gabi. Binanggit ni Hide na inaabangan niya ang pagpunta sa Tokyo dahil pinangako ng kanyang tatay na dadalhin siya sa Disneyland. Sinabi ni Take na gusto niyang ipakita sa kanyang anak kung paano dapat maboy ang isang lalaking mula sa Kyushu. Sunod nitong sinabi sa kanyang coach, "Ang problema ni Ippo ay palagi lang itong nakatingin sa taas. Paano na lang kung mapatid siya dahil hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan at bumagsak dahil sa akin." Habang pauwi kasama si Ite, nag-aalala ito dahil baka mapuruan ang kanyang tatay at hindi matuloy ang kanilang Disneyland. Sa gym ni Kamugawa, nalaman ni Ippo ang kanyang susunod na makakatapat sa 7th title defense sa si Keiichi Take at hindi pa ito natatalo sa laban sa pamamagitan ng knockout. Habang nanonood sina Aoki, Kimura at Itagaki kay Ippo na nag-iensayo, napansin nila kung paano siya nagbabato ng hook. Nakita nila na inaalay niya ang kanyang ulo sa kanyang pivot foot at ginagamit ito para umikot na parang trumpo na nakakatulong sa kanya na ibaba ang kanyang center of gravity para mas mabilis siyang kumonekta gamit ang Dempsey Roll. Sinabi ni Kimura na kapag buong weight ni Ippo ang binuhos sa kanyang suntok, kakaunting tao lang ang kayang indahin ito. Nang marinig ni Takamura ang sinabi ni Aoki tungkol sa hook ni Ippo na kahit mailagan mo ito, mapapatumba ka pa rin dahil sa hangin. Sinubukan itong gawin ni Takamura kay Aoki kung totoo ba talaga ito. Tinanong ni Itagaki si Ippo kung gusto niyang sumama sa kanya para panoorin ang All Japan Rookie King Tournament at pumayag naman ito. Kinabukasan, si Ippo at si Itagaki ay pumunta sa Korakuen Hall para manood ng tournament. Pinuntahan nila Ippo at Itagaki ang ngayon boxing coach na si AJ Date, ang coach ng boksingero na natalo sa pamamagitan ng knockout. Binanggit ni Date na naririnig niyang may chismis na ang susunod na laban ni Ippo ay ang title defense niya at plano niyang hamunin ang OPBF title o mas mataas pang kalaban. Sinabi nito na hindi masamang tumingala para sa mas mataas na goal. Pero sigurado ka bang tumitingin sa baba? Ipinaliwanag ni Date kay Ippo at Itagaki na noong panahon na unang beses niyang nakuha ang JBC title, may isang boksingero na ayaw niyang labanan dahil magaling itong maghanap ng weakness. Hindi niya iniisip na matatalo siya laban dito, pero hindi rin siya sure na mananalo siya. Sinabi nito na hindi niya alam kung bakit hindi natuloy ang hamon ng kalaban at doon ay naisip niyang swinerte siya. Sunod na sinabi ni Date na ang tinutukoy nitong boksingero ay si Keiichi Take at siya ang susunod na makakalaban ni Ippo. Nagulat si Itagaki na si Take ay naging rank 1 ulit at sinabi ni Date na ang sobrang tibay at lakas ng loob nito ang dahilan kung bakit ayaw niya itong makalaban. Binalaan ni Date si Ippo na mag-ingat at tignan ang nasa ilalim para hindi matisod sa anumang bagay bago siya umalis sa trono. Kaya naman na-realize ni Ippo na dapat niyang pagtuunan ang pansin si Take kesa kay Miyata. Habang ini-interview ni Mari si Take, sinabi nito na nire-respeto niya si AJ Date at ipinaliwanag kung bakit pinawi nito ang hamon niya para sa JBC title noon. Dahil sa pagkakasakit ng kanyang anak at kailangan niyang pansamantalang iwan ang boxing para alagaan ito. Sinabi ni Take na matapos ma-discharge ang kanyang anak mula sa ospital, ito ay naglock sa kanyang kwarto ng isang taon. Tinanong ni Mari kung bakit iyon nangyari. Naalala ni Take ang sinabi ng kanyang anak na inasar ng mga bata at sinasabing natakot si Take kaya naman hindi ito lumaban sa champion. Nang sunod na tinanong ni Mari kung minubuli ba ito, tinagot ito ni Take na puno ang mundo ng mga taong masasama at nais niyang maging malakas ang kanyang anak. Kahit plano niyang maging example sa kanyang anak na lumaban ng buong galing sa pamamagitan ng paglaban kay Ippo sa 10 rounds. Bagamat iniisip ni Mari na kabaliwan ang kalabanin si Ippo ng 10 rounds, sigurado si Take na mas masakit pa ang nararamdaman ng kanyang anak. Sapagkat minsan, mas masakit ang mga salita kaysa sa mga suntok. Habang umaalis si Take, na-realize ni Mari kung bakit hindi pa ito natalo sa pamamagitan ng knockout. Habang yakap ni Take ang kanyang anak at tumalis si Ippo sa Korakuen Hall,
pareho silang naging mas determinado sa kanilang paparating na laban. Sa Kamugawa Gym, pagkatapos ng matinding training ni Ippo sa meets kasama si Kamugawa, binalita ni Kamugawa kay Takamura kung gaano kagaling na leader si Date. Nawinarni nga si Ippo laban kay Take dahil masyado itong nagpo-focus sa kanilang posibleng laban ni Miyata. Sinabi ni Kamugawa, nakakaunti pa lang ang nakalaban ni Ippo ng mga veterano maliban kay Date. Sagot naman ni Takamura na mayroong 20 fights lamang si Date, samantalang si Take ay mahigit na 30 fights na. Habang iniisip ni Takamura na kapag nasira ang rhythm ni Ippo, maaaring matalo ito sa decision o posible ding manakaut. Sinabi ni Kamugawa na ang nakakaubos ng stamina ay pagkawala ng rhythm ng isang boksingero. Kahit patuloy nilang tinitrain ang katawan ni Ippo dahil ito ay makakatulong sa kanya na kontrolin ang laban mula sa simula. Dumating na ang araw ng kanilang weigh-in at pumunta sila sa Korakuen Hall. Nagreklamo si Kamugawa dahil late si Take para sa kanyang weigh-in. Sunod nitong binalaan si Ippo dahil baka isa ito sa kanyang mga strategy. Nang dumating si Take, nagpapanggap ito na may sakit para maawa si Ippo at ma-caught off guard. Subalit nagulat siya na kahit nalulungkot ito sa kalagayan niya, determinado pa rin itong ibigay ang lahat sa nanalapit na laban. Matapos ang weigh-in, nasyak si Ippo nang malaman mula kay Kamugawa at Yagi na umaakting lang ito para maging pabaya si Ippo. Sinabi ni Kamugawa ang kanyang pagkainis tungkol sa veterano na gumagamit ng mga psychological games gaya nito. At tinutusan si Ippo na ibuhos ang lahat mula sa simula. Sa isang hotel, sinabi ng coach ni Take na mas maganda kung umepekto ang pagpapanggap niya na may sakit. Na-realize ni Take na si Ippo ay isang mabuting tao na maingat sa kanyang mga hakbang. Kaya't lagi itong handa. Naniniwala si Take na kahit hindi matagumpay ang plan A, mayroon pa siyang plan B at plan C. Kinabukasan, nagbigay galang si Ippo sa kanilang family picture bago siya umalis ng bahay papunta sa Korakuen Hall para sa kanyang laban kay Take. Dumating na rin sina Take, Hide at Keiko sa Korakuen Hall. Bago pumasok, nagtanong si Hide sa kanyang mga magulang kung pwede silang pumunta sa malapit na peryahan. Subalit sinabi ni Take na may mahalagang trabaho siyang kailangang gawin muna. Nang mag-alala si Hide, binuhat niya ito sa kanyang balikat at nangako itong magiging champion. Sa Kawahara Gym, habang si Miyata ay nagpapakondisyon para sa kanyang timbang, ipinaalam ng kanyang tatay na malapit na magsimula ang laban ni Ippo kay Take. Nang hindi mag-react si Miyata, na-realize nito na wala siya sa posisyon na mag-alala para sa ibang tao. Matapos sabihin ni Miyata na hindi rin iniisip ni Ippo ang tungkol sa kanilang laban, nag-agree ang tatay niya dito at nais niyang mag-focus muna ito sa kanyang sunod na laban. Naniniwala ang tatay ni Miyata na kung matalo silang dalawa, baka hindi na sila magkaroon ng chance maglaban muli. Sa audience area ng Korakuen Hall habang malapit na magsimula ang laban ni Ippo at Take, pinag-usapan nila Aoki ang pag-aacting nito nang may sakit sa weigh-in nila Ippo. Kahit masasabi niyang mas malupit ito sa kanya pagdating sa panlilin lang. Sinabi naman ni Takamura na ito ang unang beses ni Ippo na makakalaban ng veteranong may ganitong experience, kaya't siguradong mamuong problema ito sa kanyang laban. Inannounce na ng announcer na malapit na magsimula ang Champion Carnival. Papasok na sa ring ang kampiyon na si Ippo habang nagsashadow boxing ng 1-2s, isang bagay na first time niyang gawin sa kanyang karir. Sa kabilang corner, papasok naman ang veteranong kalaban na si Take na nagtitiwala sa kanyang mga naging experience. Panahon na upang ipakita sa kanyang anak kung anong kaya niyang gawin laban sa pinakamalakas na kamao sa buong Japan. Napansin ni Kamugawa na gumaling na ang sakit ni Take at pinayuhan si Ippo na ibuhos ang lahat sa laban. Naisip ni Ippo na baka subukan siya pakagatin ni Take at kung makauna ito, baka mawala na siya ng kontrol sa laban. Kaya naman plano ni Ippo na kontrolin agad ang laban sa simula pa lang. Nang magring ang bell, nagulat si Ippo na gusto mag-touch gloves ni Take. Ngunit isa pala ito sa kanyang mga veteran moves at mabilis na kumonekta ng isang suntok kay Ippo. Nagpakawala ng sunod-sunod na combination si Take habang inilagan at sinasalags ni Ippo ang mga combination na yon. Nang kumonekta ang pinakawalang right hook nito, mabilis na bumawi si champion ng isang malabombang right straight. At sunod naman na lumanding ang binito nitong left hook. Bago pa tumama ang follow-up punch ni champion, tuluyan ang bumagsak si Take sa canvas. Patuloy na sumigaw ang anak ni Take at napaisip si Namari at Fuji kung doon na ba natatapos ang laban. Subalit bumangon si Take ng mahinaon bago maabot ng 8 counts at nagpatuloy ang laban. Nag-agree si Kamugawa kay Yagi na inintay ni Take na maabot ang 8 counts para makapagpahinga. May 2 minutes pa ang natitira sa round kaya mabilis na sumugod si Ippo. Nabigla si Ippo sa hindi inaasahang pagsugod ni Take at na-realize nito na napuruhan nga si Take dahil ito ay nag-clinch. Ipinagsigawan ni Kamugawa na mahina ang mga binti ng kalaban at kayang patumbayin ni Ippo ito. Pinag-usapan ni Itagaki at Kimura na hindi na epektibo ang mga clinch kay Ippo.
Subalit ipinaliwanag ni Takamura na kakaiba ang glitch na ginagawa ni Taki, kaya naman hindi makapagbato ng suntok si Ippo. Pinaghiwalay sila ng referee ng paulit-ulit, ngunit patuloy pa rin si Taki sa pag-clinch. Nagiging irritable na ang mga manonood dahil naparito sila para manood ng boxing, hindi sumo wrestling, at iniisip nila na takot si Taki sa lakas ni Ippo. Sumigaw si Kamugawa na ibaba ni Ippo ang kanyang siko para matanggal ang clinch ni Taki, at nagawa ni Ippo iyon ng matagumpay. Nang magbabato na si Ippo ng body blow, dinikit ni Taki ang kanyang balikat sa katawan ni Ippo, kaya napigilan nito ang suntok. Kagaya ng mga taong nanonood, sina Itagaki at Kimura ay nairita na sa gawain ni Taki. Si Aoki naman ay na-inspire dito at gusto nitong matutunan ang iba pang mga panggugulang ni Taki. Habang nakaka-clinch, confident dito na nakahanap niya na ang kahinaan ng champion. Nagulat doon si Ippo, kaya naman bumaba ang kanyang guard at kumonekta ang suntok ni Taki. Narealize ng mga manonood na ang mga clinch na yun ay para makarecover ito. Sinubukan ni Ippo na mag-pin at tignan kung ano magiging reaction nito. Tumigaw si Kamugawa na siguro niya si Taki at kuwanin muli ang pace ng laban. Naguguluhan si Ippo dahil hindi niya maabot ang mukha ni Taki kahit magkasalubong ang kanilang mga binti. At doon na natapos ang first round. Sa corner ni Ippo, pasigaw na sinasabi ni Kamugawa na tigilan ang mga random swings. Sumagot naman ito na nababahala siya sa sinabi ni Taki na alam niya ang kanyang kahinaan. Sinabi ni Yagi na siguradong pinepeke lang siya nito, pero kahit na ganun, sinabi ni Kamugawa na huwag mag-alala tungkol sa anumang weakness. Dahil puno siya ng weakness mula simula, subalit palaga nitong nalalampasan sa bawat laban. Hinihiling niya kay Ippo na magpatuloy na lumaban ng gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa corner ni Taki, naalala niya kung gaano kalakas ang hook na tinanggap niya. Sinabi ng kanyang coach na first time niya makakita ng knockdown na ganun. Ngunit mas nagulat si Taki sa kanyang bilis. Ngayon lang siya nakatapat ng sobrang bilis at lakas. Bago magsimula ang second round, naging goal ni Taki na pigilan ang parehong mapanirang lakas at bilis ni Ippo sa mga susunod na round. Simula pa lang ng second round, may napansin agad si Kamugawa at Takamura. Nagugulan si Ippo habang patuloy na sumusugod dahil nananatiling hindi kumukonekta ang mga suntok nito. Dumistan siya ang bida natin at napansin niya na nasa southpaw stance si Taki. Isang bagay na hindi nakakalaban ni Ippo maliban sa isang sparring noon kay Akira Shigeta na may masamang resulta. Lalong nang gigil at naguluhan si Ippo dahil wala siyang experience laban sa mga southpaw. Naisip ng coach ni Taki na sobrang simple lang ng estilo ni Ippo bilang isang boksingero at nagamay na ni Taki ang kanyang bilis, lakas at range matapos niyang ma-knockdown. Sabi ni Ippo na sa mga ganitong pagkakataon, kailangan niyang umasa sa basic technique at sinubukan nitong magpakawala ng kaliwang suntok. Subalit padali lang itong pinapari ni Taki. Sinabi ni Kimura na mahirap labanan ng isang southpaw dahil mas mahirap kumonekta mga jab at gugulin nito ang iyong sense of range. Pareho sila ni Itagaki na nagsasabing masyadong magulang itong mohong na to. Nag-agree si Aoki doon at sinabing, anong masama sa paggamit ng utak kung alam mong wala kang laban? Pinapakita lang nito na kaya nitong gawin ang lahat para manalo. Sabi naman ni Takamura na may katotohanan sa sinabi ni Aoki. Kahit nga orthodox fighter itong si Taki, effective ang kanyang ginawang pagpalit sa southpaw dahil mas lalong naguluhan si Ippo. Kinakabahan si Kamugawa at sinabi sa sarili na wala ng pag-asa si Ippo pagdating sa mga di inaasahang teknik laban sa kanya. Habang patuloy ang pagsugod ni Ippo kay Taki, wala sa mga ito ang tumatama. At one step ahead palagi si Taki sa pagkonekta ng suntok kay Ippo ngayon. Sinunod ni Ippo ang payo ni Kamugawa, hinigpitan nito ang kanyang depensa at muling sumugod. Si Taki ay tila hindi nababahala dahil naniniwala siya na marami pang kahinaan si Ippo at siya ay tuluyan ng nahulog sa kanyang patibong. Sumugod din ito at itinulak ang kanyang sarili pabalik kay Ippo para pigilan siyang makagalaw. Naalala nila Itagaki ang 22 wins 15 KO ni Taki na nagsasabing 70% na kanyang mga panalo ay KO. Kaya na-realize nila na baka hindi pa siya nagbabato ng mga solidong suntok. Sinubukang gamitin ni Ippo ang kanyang right punch, ngunit agad itong pinigilan ni Taki habang ginagamit ang kanyang body weight. At pagkatapos ay tinamaan ang baba ni Ippo ng isang malabombang short left uppercut. Sunod namang sinubukan ni Ippo na bumawi gamit ang right straight, mabilis itong kinounter at nagpakawala muli ng dalawang sunod na short left uppercut. Nang tumatsik si Ippo sa suntok na yun, pumagitna na ang referee at doon na natapos ang round 2. Nabilib at nagalala ang karamihan sa mga manonood dahil hindi nila in-expect na mangyayari ito sa laban. Kitang-kita ang pagkatuwa ng anak ni Taki habang siya'y sumisigaw sa kanyang tatay na kayang-kaya niyang manalo. Sa kabilang banda, si Ippo ay pinapagalitan ng kanyang coach na si Kamugawa
dahil hindi siya nag-iingat at nahulog sa trap ni Take. Sinabihan niya si Ipo na huwag ma-distract sa mga mind games nito. Sunod nitong sinabi na gamitin niya ang kanyang usual style ng boxing at maging maingat sa kanyang kalaban. Nagsimula ang round 3 na ang challenger naman ang sumusugod sa champion. Mabilis naman na sinalubong ito ni Ipo ng solidong left hook at sunod na nagpasabog na right straight. Hindi sumugod si Take, muli itong sumugod para mag-clinch. Subalit nagpapanggap lang pala ito at dinikdik si Ipo para magpasabog muli ng isang left uppercut. Pero tila expected na ito ni Ipo at pinigilan niya ito gamit ang kanyang kamay at sinundan ng isang solidong killer left hook na nagpatugunang sobra sa mukha ni Take. Pero laking gulat ng lahat nang tila hindi ito naapektuhan sa suntok at mabilis itong nagpakawala ng magkasunod na left uppercut. Hinigpitan ni champion ang kanyang depensa sa panga at baba. Subalit nang sumugod muli si Take, pinuntirian na nito ang kanyang katawan. Sumigaw si Kamugawa na kung matalo siya sa kanyang specialty range, wala na siyang ibang sagot laban kay Take. Nagpasabog si Ipo ng isang maladinamitang left hook dito at mabilis itong sinundan ng isa pang right hook na nagpatigil sa oras ni Take. Ngunit na natili itong nakatayo at bumawid gamit ang isang short right uppercut. Lahat ay hindi makapaniwalang kinaya ni Take na hindi ng mga malaimpaktong suntok ni Ipo. Muling sumugod si Take, umiwas at nagpatuloy sa mga body blows hanggang sa tumunog ang bell. Habang si Ipo ay nasa corner na may dugo sa kanyang bibig, tila mas matindi ang pinsala kay Take dahil namamagana ang mga mata nito. Nang marinig nito ang cheer ng kanyang anak, lumakas lalo ang loob nitong ipagpatuloy ang laban. Nang magsimula ang round 4, sabay na nagdashi ng dalawang boksingero. Nagpakawala si Ipo ng maraming 1-2 at heavy rights. Kahit na nasasalago ito ni Take, ang kanyang ulo ay tumatalsik dahil sa lakas ng suntok. Nang tuluyan ng makalapit si Ipo, nagpakawala ito ng solid lepok sa depensa. Nakamuti ka na magpabagsak sa kalaban nito. Kahit nasasalag nito ang mga sunod-sunod na suntok, pakiramdam niya ay parang mawawasak ang kanyang mga buto sa braso dahil sa mga matitinding suntok. Masinigpitan ni Take ang kanyang depensa para sa lagi ng mga close range jab. At nang makabisado na nito ang timing, sinubukan itong mag-parry counter. Nagkamali si Take dahil may iwanang open ang kanyang mukha sa pag-atake ni Ipo. Subalit mabilis na yung buko ito para atakin ang body ni champion. Agad-agad na nag-adjust si Ipo at kumunekto ng solid ang right hook nito sa sentido ni Take. Pero mabilisan ding bumawi ng solidong suntok ang challenger. At kasunod nito ang matinding infighting kung saan nagtamo si Ipo ng mas maraming body blows. Sinisisi ni Kamugawa ang kanyang sarili dahil hindi niya agad napansin ang teknik ni Take at kung paano napipigilan nito ang totoong lakas ni Ipo. Pinaliwanag ni Takamura sa kanila na si Take ay pumupeso ng mas mababa kaysa kay Ipo na may mababang stance. Itinutulak nito ang katawan niya at saka iniaangat. Kaya naman hindi nagagamit ni Ipo ang kanyang bewang sa pagpapakawala ng suntok. Lahat ay umaasang mananalo si Ipo sa laban sa short distance, ngunit napigilan ng lakas nito. Sinabi ni Shinoda na naaalala niya si Aoki kay Take. Parehas ito sa paraan ng paggamit ng mga diskarte upang agawin ang belt kahit kulang sa lakas at teknik. Upang maabot nito ang sobrang lapit na range, kinailangan lampasan ni Take ang mga matinding suntok ni Ipo. Kaya't nabilib ang mga gymmates ni Ipo sa tapang nito. Tinibayan ni Take ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang buong lakas para sabayan si champion upang maipakita sa kanyang anak kung ano ang kaya niyang gawin. Dalawang beses nitong nasalag ang jab ni Ipo at sunod na dumaplis sa mata ang uppercut nito. Sinabi ni Kimura na ilang beses lang nagkakat si Ipo sa mata sa buong karir nito at mas lalo pang lumalala ang sitwasyon. Habang tinitignan ni Kamugawa ang mga mata ni Take, napansin nito na hindi galing sa kasalukuyang laban ang pamamaga nito, kundi ito ay patunay ng lahat ng suntok na tinanggap ni Take sa kanyang karir na naiwan ng permanente. Sa sobrang inis ni Kamugawa sa kanyang sarili, nag-request ito kay Yagi at Shinoda na sapakin siya para sa kanyang kakulangan as a coach. Natapos ang round 4 na si Ipo ay may dugo sa mata at nasa malaking disadvantage. Sa corner nila Ipo, lumapit ang referee at nagtanong kung kaya pa bang magpatuloy ng bida natin at kung kailangan ba ng doktor para tignan ang mata niya. Nairita si Kamugawa at galit itong sinabi na hindi na kailangan. Sumagot ang referee na kung lalala pa ito ay kakailanganing itigil ang laban. Nakiusap si Ipo sa kanyang coach na pigilan ang pagdugo at sunod na sinabi ang pagkabalib nito kay Take at nais nituloy ang laban. Sinabi ni Take sa kanyang coach kung gaano katibay si Ipo. Kahit ilang suntok pa ang iba to, hindi ito natitinag.
Sumisigaw ang anak ni Taki mula sa crowd para sa kanyang tatay. Sa kabila ng malabo niyang paningin, napansin ito ang kasiyahan ng anak niya para sa kanyang performance at nais niyang magpatuloy na hindi umatras sa malakas na champion. Sa kabilang corner, nirequest ni Kamugawa kay Ippo na magbato ng jab sa kamay nito. Nang gawin ito ni Ippo, biglaan nitong binaba ang kanyang kamay. Pasadya itong ginawa ni Kamugawa dahil kasalanan niya ang nangyayari sa laban. Sinabi ni Fuji na mukhang reckless ang strategy ni Taki, ito ang perfect way para talunin si Ippo. Kaya naman ang kalabanan ni Ippo si Sendo at si Mabukuro na isa ring infighters, nahirapan siya dito. Naisip ni Mari na si Taki hindi umatras ni isang beses at patuloy siyang sumusugod kaya naman daan-daan din itong lumalapit sa tagumpay. Buling sinabi ni Kamugawa kay Ippo na manalo gamit ang kanyang usual style, magpatuloy na magtiwala at wag aatras. Sinabi ni Kamugawa kay Yagi na masaya si Ippo na bumalik sa laban para madagdagan ang kanyang technique. Ikinagulat ito ni Yagi na kahit nasa alanganin dito, na-excite pa ito lalo. Nagsimula na ang round 5, lumamang si Ippo gamit ang mabilis na 1-2 punch. Hindi nito hinayaang makaporma si Taki, pinagpatuloy nito ang pagpapaulan ng suntok. Sinubukan ni Taki na yumuko at sumugod, subalit pinatigil ito ni Ippo gamit ang malagatlingga na suntok. Nabilib ang mga audience pati si Fuji sa tibay nito at napatanong kung hindi ba nakakaramdam si Taki ng sakit. Naalala ni Mari ang sinabi nito sa kanya na mas masakit ang mga salita kaysa sa suntok at sinabi nito sa kanyang isipan na ngayong araw wala sa bukabularyo ni Taki ang umatras. Nailaga ni Taki ang lepok ni Ippo at didinikit nito muli ang kanyang braso sa katawan. Sunod na nagpakawala ito ng short left uppercut at maraming body blows gaya ng dati. Kaya napilitang mag-defensive mode ulit si Ippo. Naisip nito na kailangan pang masibaba ni Ippo ang kanyang stance para makalaban at sunod itong nagpakawala ng short left uppercut na nagpaturpit kay Taki. Mabilis na sumugod ang dalawa sa gitna ng ring. Nagawa ni Ippo na maging mas mababa sa stance ni Taki. Kaya naman kumonekta ng solido ang maladinamitan itong kamao sa katawan. Ginamit ni Ippo ang sariling strategy ni Taki laban sa kanya. Nag-switch si champion sa isang right uppercut at winasak nito ang depensa ng challenger. Muling sumugod si Ippo at kamuntikan na nitong tamaan si Taki ng isa pang left uppercut. Sinabi nito na hindi makamundo ang potential ni Ippo at tinawag siyang halimaw habang sinusubukan pigilan. Sinabi ng mga kasama ni Ippo sa gym na kung muling magbukas ang sugod sa mata ni Ippo, maaaring matapos ang laban sa pamamagitan ng referee stoppage at malamang nagagawan ito ng isang veterano. Si Taki ay umatras at itinulak si Ippo palayo. Hinamon nito si Ippo na harapin siya ng harap-harapan para makita ng kanyang anak na hindi siya tatakbo mula sa malakas na kampiyon. Sabay na kumonekta ang suntok ng dalawang boksingero sa mukha. Nang sunod na lumanding ang solidong right straight ni Ippo, hindi nagpatalo si Taki at mabilis itong bumawi ng sarili niyang right straight. Unti-unti nang nakakalamang si Ippo sa palitan at napapatras nito si Taki sa lubid sa bawat suntok. 30 seconds na lang ang natitira sa round, ngunit patuloy pa rin ang matinting palitan ng suntok. Nabilib ang mga mananood sa tibay ni Taki at nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan habang naiisip ni Hide na sobrang kahangaan nga ang kanyang tatay. Nagtugo muli ang sugat ni Ippo dahil sa matinting bakbakan, ngunit sinabi ni Ippo na basta magpatuloy ang malapitang laban, hindi ito magiging problema. Kitang-kita ng lahat ang pagkakaiba sa lakas ng suntok, subalit patuloy pa rin nakatayo si Taki mula sa malabombang suntok ni Ippo. Nagsimula na mag-alala si Hide sa kanyang tatay dahil mas malala ang natatamo nitong pinsala kaysa kay Ippo. At unti-unti na din itong natatalo sa palitan ng suntok. Tinamaan si Taki ng killer right hook habang patapos na ang round. Sinubukang makabawi ni Taki kahit tumunog na ang bell. Habang nasa corner si Ippo, napansin nito na tila wala ng malay ang challenger. Kahit hindi na makatayo ng maayos si Taki, titinuloy pa rin nito ang laban habang naririnig ang boses ng kanyang anak na nagsasabing, "Tay, tumakbo ka ba?" Hindi na alam nito ang nangyayari sa kanyang paligid at tinuloy nito ang laban habang inaalala ang mga sinabi ng kanyang anak. Nang magsimula ang round 6, isang solidong right straight ni Ippo ang nagpabagsak at nagpatal si kay Taki patungo sa kabilang dulo ng ring. Mabilis pa rin itong tumayo at pinagpatuloy pa rin nito ang matinding bakbakan. Sinabi ni Hide sa kanyang nanay na sapat na ito dahil alam niyang hindi tumakbo ang kanyang tatay sa laban, kundi siya ang tumakbo sa mga nambubuli sa kanya at nagigilty ito na dahil sa kanya pinipilit pa rin ang kanyang tatay na lumaban. Sumugot ang kanyang nanay na ipagpatuloy na lang nila ang pagsisir sa kanyang tatay. Habang tinitignan ni Ippo kung gaano katibay si Taki, napagdesisyonan nito na gamitin na ang Dempsey Roll. Napansin na ng mga manonood na nagsisimula na ang Dempsey Roll motion.
at iniisip ni Mari na maaaring overkill ito, lalo na't wala nang malay si Take at maaaring mamatay siya dahil dito. Sumugod si Take ng mabilis na nagpatigil sa weaving motion ni Ippo at sunod na kumonekta ng solidong uppercut sa champion. Sinamantala ito ni Take at pabilis itong lumapit kay Ippo. Dahil dito, naalala ni Ippo ang payo ni Kamugawa na lumaban kagaya ng kanyang pre-nactis at nakasanayan. Nang magpakawala si Take ng uppercut, inilagan ito ni Ippo sa pamamagitan ng mas mababa pang pagyuko. At mula sa canvas, sunod nitong binato ang nakakawindang na uppercut counter na sa sobrang lakas ay napalipad nito ang buong katawan ni Take. Agad na nag-shift si Ippo at ibinuhos ang buong timbang ng kanyang katawan sa kanyang balikat at pinakawalan ang isang deadly right hook kay Take. Hindi na ito binilangan ng referee at mabilis na tinapos ang laban. Ang veteranong boksingero mula sa Kyushu na si Take ay natalo ni Ippo at successful nitong naipanalo ang 7th title defense sa labas ng venue. Habang sinasabi ni Take sa kanyang anak na pupunta sila sa amusement park kinabukasan, sinabi ni Hide na gusto niyang maging isang boksingero at nais niyang maging coach ang kanyang tatay matapos makitang magaling itong lumaban. Dahil dun, mangyayak-ngyayak si Take sa tuwa. Sa waiting room ni Ippo, tinangkang interviewin si Ippo ng mga reporter. Tinanong kung isusuko ba niya ang belt at magpapatuloy sa World Championship. Pero ang sumagot ay si Kamugawa. Inannounce nito na hahamunin nila si Miyata, ang OPBF champion. Sobrang nagulat ang mga reporter dahil ito na ang laban na hindi natuloy. Kaya naman nagmadali ang mga ito na gumawa ng article para ipaalam sa publiko ang paparating na matinding laban. Sinabihan ni Kamugawa si Ippo na huwag masyadong ma-excite kundi huwag kalimutan ang sakit na naranasan ngayong araw. Ngunit huwag rin mag-focus sa mga pagkakamali. Idinagdag ni Kamugawa na iniwan sa kanya ni Take ang isang mahalagang marka na makakatulong sa kanya sa future. Sa labas ng Kawahara Gym, nalaman ni Miyata na nanalo si Ippo at sinabi nitong siya naman ang kailangan manalo sa kanyang sunod na laban. Sa bahay, nahihirapan si Ippo kumain ng mentay kung narigalo sa kanya ni Take dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang bibig mula sa mga uppercuts. Pinilit ni Ippo na tiisin ang sakit at nagpasalamat kay Take sa pagbahagi ng kanyang experience sa boxing. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, sobrang solid ng laban na yun. Kaya pala hindi natatalo ng knockdown no mga par, ang astig, ang tibay ng mukha eh no? O paano? Abang-abang na lang mga par sa susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Hanggang sa muli mga par!